Yon! Kumusta, kumusta mga kalpatid? Welcome back nga pala sa aking YouTube channel, Thunderloop. At dito, puro kalapati lang ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, shoutout nga pala at good luck sa Fremont Boys. Dahil sa linggo, final race na natin. At sana maging maganda yung pauwi natin. At next week naman, Pinoy Derby naman. At maswerte tayo mga kalpatid. Dahil first time natin sumali sa race, pares natin sinalihan. At sa ngayon, okay naman yung pauwihan natin. At kasali sa final yung mga Warriors ko. Sana makatapos. Hindi man tayo manalo, okay lang. Ang mahalaga, nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin. Balik tayo sa pangkalapati lang. Dahil meron na naman tayong isang fanshare. At hindi lang fanshare, kundi masasabi nating veterano pagdating sa pagkakalapate. Hindi lang dito sa California, maging sa Pilipinas, kilala siya. At maswerte tayo dahil nakilala natin ang naging tropa. Ito nakakwentuhan tungkol sa pag-aalaga ng kalapate. Kaya samahan niyo ako at kilalanin kung sino nga ba itong tinutukoy ko na isang veterano sa pag-aalaga ng kalapate. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa usapang kalapati lang. Ang gandang ibon niya, no? This is a beautiful. Alam ko. Pasado, pasado. Oh man, you guys crazy. Sabi ko nga, naganda ibon niya. Ano yung nangyari sa pagdating sa inyo? It's meant ano? Hindi, maganda. Training. Maganda naman, maganda yung pag-ano. Puti, may kompletong ano yun. Puto, 4-in-1 pala, magkano na. Hindi, inyo. Mabuti, siyempre nakakailan na yun. Ikaw yung papera niya sa'yo. You gotta train. Alam ko na naging diferensya. Sobra sa Red Cell. Hey. Hindi, nalaw ko lang yung diri. Hindi, magamit ka na Red Cell. Once a month, once a month. Pero effective. Hindi ba pwedeng araw-araw yun? Magkakunin lang tubig, pwede na. Pero bro, hindi, nahalo ko sa patuka. Araw-araw. Ay, halo sa araw-araw, hindi. Pwede pa halo sa patuka, bro. I don't use it. Paano epekta pag na sobra? Tsaka iron lang naman ang Red Cell eh, iron. Kasi kung glucose, maniniwala pa ako. Yes. Kasi, anong case sa kanya, kasi meron siyang background na sa may medical. Ah, meron din ako eh. So, if you apply that, there's a good thing and a bad thing. Kasi, yeah. tama. You guys know, huh? You know, yung components and stuff like that. Yeah, pero that doesn't mean na because meron kang background sa may medical, alam nyo na. Yeah, kasi kanyari, bibigyan mo, yung wins mo. Right? I don't see anybody. Yeah. Na ito. Pero Winsmore is proven to the old timers. Tingnan mo yung content niya, vitamin B6, sabi, folic acid. That's considered a multivitamin. Okay, I'm gonna tell you. I'm gonna argue with you on that. Ambitril is endotoxin. Okay. It's antibiotics. Right? Respiratory. Ambitril is endotoxin. It's basically the same thing. Now, bakit mas mahal ambitril sa lahat ng endotoxin? Because it's branded. Okay, but bakit hindi it the potency? Yeah, but hindi parehas. It could be the potency. Okay. Higher milligram. No, let's say endotoxin. Endotoxin 10% versus ambitril 10%. It should be the same. Supposedly, but hindi. Multinational versus generic company. Right, that's my point. So all I'm just saying is, kahit na the same ang ingredient, it's still generic. It's still different. Yeah. So when you say branded, always go with branded. Manufacturing name. Minsan na. Kasi at saka, kunyari, Winsmore, you can recreate Winsmore. Yeah. Bakit mo i-recreate ang Winsmore and Winsmore is already proven, why don't you just buy Winsmore? The Winsmore is a generic multivitamin. My point is, okay, anong branded na Winsmore? Any multivitamins like more vitamins like
Centrum. Okay. Pwede. So who use in a pigeon fly and who use Centrum? Wala. Okay, then. Why? But I don't get the point na less than if I'm gonna choose another movie. Put it this way. I'll give you a word, ganito na lang, para it's just for the sake of argument. Yeah. Lagay tayo dalawang ibon. Okay? Lagyan mo na Centrum to, lagyan mo ng Winsmore to. The same feeding. Yeah. Look at the way the birds handle. It's different. So you mean this, the wings were designed for pigeons? For pigeons. Yeah. Okay, that is my case. Oh, i-prove lang. Okay. Kaya nga meron pang manok, may pang kalapate, di ba? That's right. Kasi yung dosage, yun ang, alam mo, doon sila nagkakatalo eh, dosage. Subo. Diba, subukan mo yung pang purgang hammer, ibigay mo sa kalapate. Yeah. Pag nagkamali ka, patay ang kalapate mo. Pero ito sasabihin ko sa ito. Kasi yung wins per mababa naman yung milligram ng vitamin C compared to sa ibang multivitamins. Kaya could be like, you know, pwede, pwede sa the same ayan, thing no? Sa peach. Yeah. Diba? The same thing sa peach. Yeah. 12% versus 12%. The same. Mm-hmm. Mayors versus Bachman. Oh, the same, right? The same 12%. But it's different kind of grains. What? Yeah. Why? Yeah, that's what I'm saying. Kasi meron may, may red corn. Doon ka nga nababalang sabi sa hindi kinompare ko na gano'n. Punta ka na sabi ko. I don't get the logic sabi ko. Pero, could be in... Pero ang main talaga dyan sa, if this for me, in my opinion, is the feeding of the birds. Yeah. If kung may secret talaga sa pigeon flying, it's the feeding of the birds. Very important. Especially during the race, yeah. Racing period, yeah. Very important ang feeding. So, ito, sinasabi ko, sa Pilipinas to, sa Pilipinas to, sinasabi ko, pare, hindi ko matagal na, di ba, merong hot mix at saka cold mix. Diba? Okay. Ngayon, sinasabi ko, ngayon, mainit. Ano klaseng pinakakain niya? Mainit? Dapat medyo less corn. Dapat no corn. Dapat no yung matubig. No corn. Kasi corn is saying carbs. Hindi lang yun. Maglagay ka ng tubig. Tubig. Ito, kunyari ito. The same. Nag-float yung corn yeah, eh. The same thing na ito. The same thing. Okay, the same thing. Lagay mo rito. Pag sinabi carb loading, carb hindi carb loading, di ba? Mm. That doesn't mean corn loading. It says carb loading. So, kaya may depende sa pag kunyari nag-karera ka. Kasi yung corn, maglagay ka na ito. Parehas. Lagyan mo ng corn to, lagay ka rin ng kaffir corn. They're the same corn. Yeah. Right? Whole corn versus kaffir corn. Yeah. Kaffir corn is smaller than the whole corn. Kaffir corn versus the popcorn. Oh, popcorn. Yeah, that's the worst thing that you're gonna give the birds. They don't digest. Yeah, and here we digest and so I've noticed that. I mean, as a newbie, bro, napansin ko. Ang whole corn, soft pa eh. Ang daming magsasak ng tubig versus sa kaffir corn. Mag-absorb ng water. Ngayon, ang tanong mo sa tanong mo, pag nagre-race ka, ano ba mas importante sa ibon during the race? Feeds or water? Water. Okay, so, if for me, water with vitamins, ha? Kung kunyari water, in my opinion, yeah. I'm not right or wrong, in my opinion, mas kailangan nilang tubig sa pagkain. Yeah. Mm-hmm. Kasi, pag may pagkain sila, not enough water, saan sila kukuha? Body moisture. Yeah. Yeah, madidehydrate sila. It's simply lang. Okay. Just like you. Lahat tayo, may sports naman tayo, naglalaro ka basketball. Yeah. Just like human, di ba? Okay. Pag naglaro ka ng basketball, it's the same thing as human. Tinan mo, logic. Laro ka ng basketball. Pag naglaro ka ng basketball, di ba yung unang pagod mo, yung mas madali ka mapagod, di ba? Tapos makukuha mo yung second wind mo, di ba? Pag nag-second wind ka, namamarako ka na, lakas mo na maglaro. Tapos mapapagod ka ulit. Pag napagod ka, ano mangyayari? Pag tinuloy mo maglaro, uli ka. The same thing sa ibon. Sa ibon is the first 100 miles sama-sama yan. Ngayon, pag pinawisan na, yung iba, pinapawisan ng maaga, yung iba, hindi pa pinapawisan, kaya yung iba, bumibilis na, yung iba, hindi pa bumibilis. Kaya, pagdating ng mga
if you dito 250 wala na hiwa-hiwala yan, no. Ganito na lang under simple. Oh, pag nag-train kayo ng kalapate. Kaya nata, si Bernardo nag-train ng kalapate. 100 birds trainin mo kalapate niyo. Sabay-sabay ba dumarating ito? That's my point. Just imagine kung lahat pa magkakasama. Okay, mayroong kalapate yung speed burn, may kalapate niyo. That's right. Kasi may iba na pinapawisan na, bumibilis. Yung iba hindi. Kaya nagkakahiba na yun. So, kasi ka tayo, you know, pagbabasa ka ng mga bro, all the same, you know. But see, you're confusing yourself. Oh, yeah. So, confusing yourself. Results. Hey, you know, we fly here. Yeah. Diba? Problema nito. Listen, kung Eric, sa akin, kanino kayo, yung mga veterano, they will give you the right facts, you know? The right facts. I'm going to give you the right advice. Adjustment is the name of the game. Ibig sabihin talagang kailangan pag-aralan talaga ang feeding. Oh yeah, if there's a secret to video playing, it's a feeding. Hindi yung basta patawa ka lang. Secondary na lang ang mga vitamins, ganyan. The feeding. Kung ba ikaw, mag-workout ka, kunyari, may marathon runner. Yeah, marathon runner. Anong kailangan nila pag kumakain sila? But a marathon runner, ang papayat versus yung mga sprinter? Water. Electrolytes. Ano, bakit mas yung mga sprinter ang lalaki? Why they survive? Yung mga ano? Tapos at saka, alam mo kaya ako sinabi yung PD? Kasi, ikaw, Thunder, tayong dalawa. Parehas tayong kalapate. Mas malaki katawan mo sa akin. Mas malakas ka kumain sa akin. Tapos sabi mo, papakain ko lang sa'yo. Parehas na pagkain ko. Hindi ako payag. Paano ba payag? Panghihina ka. Just like right now. Saka yung adjust, pag-adjust mo, hindi ka agad automatic. Paano mo ngayon, i-control yun? Paano magiging, paano na alam ko na ang pagkain mo is enough price? That's up to the handler. Long distance ka. Kaya barley is very important. Kailangan obserba mo pa rin talaga ibon. Kaya so, what you need to do, my suggestion is you give the birds yung, okay, kunyari gusto mo one ounce lahat ng ibon. Tapos pinakain mo, tapos na. Bigyan mo ng barley. Ngayon, pag inuubos pa rin, bigyan mo pa rin ng barley. Kasi barley, they don't like if they're not hungry. Yeah. Mayroon, madalas, hindi natitira eh. Ha? Kaya nga. So, ibig sabihin, pag natira, naalis mo na. Basta nabigyan mo na sila ng tamang pagkain na sukat kayo, carb na yun. Ang barley is carb and also plants. Kailangan lahat ng magagaling na hunter may mga foundation, may base. Ngayon, kung kunyari, kumuha ka sa champion ng A, ako champion ng B, champion ng C, kinuha mo, pare-parehas. Lahat magagaling na ibon. Pero ang handle nun, iba-iba rin. Diba? So, paano mo masasabi na yung kunyari champion, i-cross mo? Mas maganda, when I first started, yung kay George Contento, bili rin ako ng bili. Yeah, kay La Campbell Stage, kaya bili ako ng bili. So, sabi niya, bakit ka bili ng bili sa mga kung saan ka bumibili? And kaya doon ko nabasa yung nalaman yung horses for courses. Diba? Sa karera ng kabayo, may toro bread, may quarter horse. Ilaban mo yung quarter horse sa toro bread, mananalo ba quarter horse? Ilaban mo yung toro bread sa quarter horse, mananalo ba? The same thing sa marathon. Yung mga marathon runner, ang papayat. Yung mga 100 meter sprinter, malalaki. Bakit? Right? Sa kotse, may slalom. May formula one. So, iba-iba. Diba? So, it horses for courses. So, kumuha ka ng mga champion, pero they fly good on that course. Particularly. Ngayon, yung cross mo, you know, I'm not saying it's not gonna be good. It's not gonna work. But ang ads na mag-produce is man. Yeah. Chances, yeah. So, ano yung sabihin? Katulad, ano ba? Tulad dito,
mag-fly tayo ng Bay Area. Alam mo, kumuha ako ng ipon sa Belgium, nag-import ako. So sabi, ang sinasabi mo, doon sa course na yun, kumaka na yung ipon na yun. Pero dito, possibly no. Mahirapan. So, ang pinakamaganda kung mag-acquire ka ng ipon, dito na lang din sa Bay Area. Kung sino mga may results dito? Belos, Arbor, or Bernardo, I that's my suggestion. I'm not saying I'm... Kasi, isipin mo, kunyari, dali mo yung kalapati ng Florida rito. Dahil mainit doon. Nagtatalo sila sa weather. Sa, ano yun? Plants sila. Nabundok dito sa ibon ng Hawaii versus ng ibon dito. Handle lang, iba na eh. Pero, katulad ng Bernasa, saan ba galing ang Bernasa? It's six-way cross. It's from Bernasa. Pero originally, hindi dito sa Bay Area ang ibon. Yeah, but it's cross. It made for this. Oh, okay. Pero yung foundation niya galing Belgium. Hindi, iba-iba. Oh, iba-iba. Oh, they tried many, many different bloodline. So, nag-click to. Kaya they call it as Bernasa. So, ibig sabihin, kung mag-i-import ka pa, matatagal ka. I see. Yeah, okay. Matatagal ka. Kasi yung mga nandito, ibig sabihin, na-proven na siya. Dito. Ayun, naiintindihan ko na. Ngayon, I'm not saying na stop there. Oh. Ngayon, well, meron ka ng bloodlines na pag na nakikita mo, it competes. Oh. Now, alam mo na ngayon kung anong kailangan mo ipasok. Oh. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung mapuproduce nun, hindi mo alam kung ano yung papasok mo. Lagi kang manghuhula. Lagi kang manghuhula. So, you need to have a base bloodline. And that's my suggestion. Kasi, you know, ito opinion ko lang, anak. There's five, I consider five na kailangan mo to fly consistent. Okay. Again, opinion ko lang, hindi ako tama. Number one is the loft. The loft is very, very important. Kailangan proper ventilation. It has to be dry and proper ventilation. When it says proper ventilation, I learned it from Bob Crosby. Yung maglagay ka ng katol o ano ka ng puso sa sigarilyo, pumunta ka sa loob ng kulungan mo. Pag ang smoke, it goes like this, it's not a good ventilation. If the smoke goes directly up, that's a good ventilation. Okay. Number two, siyempre, kailangan mo ng maintenance. Alam mo yung maintain yung lock mo, alam mo kung paano malinis, yung kalapati mo, ano yung mga dapat mo ibigay, mga vitamina, mga gamot, kailangan mo yun. Pangatlo, diyan ka na magkakaroon ng, ano, ng bloodline. Horses for courses. You know, kasi kung kukuha ako sa Texas, galing, nag-champion. I'm not saying it's not a good word. Pagdating dito, hindi ko mana. That doesn't mean it's a bad region. So, pangatlo, system. You need to have a system. Kasi kung natural lang, it's good. But you're competing with someone that has system, mahirapan ka. So you need to either darkening, lightning, widowhood, celibacy, natural, you know, or power mode. Then, the fifth one is luck. You need to have luck. But as you can see, out of that five, isa lang ang ibon. This, you can, the three, you can control. Right? So, palagay mo na, pare-parehas tayo. Okay? Kunyari, palagay na natin, just for the sake of, ano, 20% lahat, even. Isipin mo, 20% lang ang ibon. So, 60% you can control. Lock, you can control. Maintenance, you can control. System, you can control. So, doon ka lang talaga mag-adjust. Doon ka pa lang mag-adjust eh. Yung sinabi ko, katulad ng ibon. Ako, bigay ko, ganito na lang. Magbibreed tayo ng kalapate. Ibigay ko sa iyo isa, bigay ko sa akin isa. Bigay ko sa iyo isa, bigay ko sa akin isa. Dapat parehas tayo ng ano, result. Hindi. Iba, saan nagpapareha? Parehas ng bloodline, parehas ng kung ano. Saan nag-iba? Base doon sa, ito, kung purple ng kalapati na ito, di ba? 50-50 yung pinapasa niya sa anak niya, di ba? 50-50. Pero, etong kalapati ng Biocop, galing naman sa magulang niya, 50-50 rin nung nakuha niya, di ba? Pero, kung pwedeng, ang ipasa niya, 30% ng tatay, 20% ng nanay.
good. Now, ngayon, diba? Tatanungin kita din. Then how important is bloodline? How important is pedigree then? If that's the way you think. Importante. Paano? If you said, you know, ng mga ninuno, 2020-30, 2030. Okay. Well, hindi nga siya pare-parehas lagi. Kaya nga. Pwedeng 2030, pwedeng 17. Kaya nga. So, may, ano, kaya nga, sinasabi ko, diba? Kunyari, eto na lang, para simple. Si Tyson ba, may anak na magaling. Si Carl Lewis ba, may mga... So, all I'm just saying is, that's a good bloodline. Pero wala. So, I prepare is... Bloodline is good. Do not misinterpret me. Bloodline is good. But I prepare, katulad ng sinabi ni Bernie, I prepare a consistent flyer. That I'm gonna bring. Kesa sa champion. Champion nga, isang beses lang. The rest, puro wala. Tama. Kasi, kung hindi ibig sabihin na nag-champion siya, good breeder siya. Diba? Tsaka kahit yung mga champion, hindi naman sila nag-aanak ng champion din eh. Bihira. Ano yung nangyayari pero bihira lang, diba? Another one. Naririnig lang nila, Kratos, yung kalamati ko, they produce winner. Pero hindi nila nalalaman, I breed 12, dalawa manalo. Anong nangyari sa sapo? Wala. Pero so it's a good breeder. But what I'm saying is not lahat ng anak is good. Kaya if your breeder produce at least 20-25% winner, oh man, that's high. Sabi nga nila, kahit isa lang mag-produce eh. That's high. Panalo na eh. Kasi ang hirap nun yung kunyari. Isipin mo kaya nga tiyatag na ace pair. Ibig sabihin, you need a cock and it produced a multiple cock. There's a hen that breed to multiple cock. So that's a good breeder. Pero kunyari may breeder ka na ayun lang, click pair, natagong click pair. I don't see anybody, you know, it's good. Pero paano mo may babalik? Who's good? Who's not? Kaya yung breeding, isang kanya. Kaya ako, I always breed. Kunyari, I have a good hen, a good cock, right? So this means that means itong cock produced to multiple hen, itong hen produced to multiple cock. Lahat ng breeder na mga anak nila ay kulit back sa kanila. So now, if it's still transferred the genes, then it's good. So, how about in that sense? In a way, kikip ko yung like, kaya ako hindi masyado nagkaano ng maraming bloodline. I mag-i-increase ako every year, but I still maintain the base. Now, kunyari, ako bloodline ko. Kunyari, I have two pairs that's a good breeder. So, may bago akong bloodline. Kunyari, Huben. Yung Huben na yun, I always buy hen and a cock. Ipe-pair ko ngayon dito sa best breed bird ko. Pagkatapos ko ipe-pair sa best bird ko, ipe-pair sa second best ko. Tapos ipe-pair ko sila together. So now I got three rounds. Now, ipre-race ko ngayon yun. If those bird cannot beat them, my foundation, what's the point of keeping? So balik ko sa kalapati ko rin, sa base. Ngayon, pag nag-draw ng winning genes, that's good. So, balik na naman ako, 3-4 cut pa rin yung natasa, di ba? So, yung bloodlines is still there. Kasi pag nag-multiple bloodlines na, you don't expect. Opinion. It's just an opinion.